DIVIMART. Dito na tayo sa DIVIMART. Pwede ba dito? Oo, pwede yan. Okay, park lang tayo. Hingin tayo ng mga items. So, yan, ang dami, oh. Mag-enjoy itong dalawang kasama ko. Ayan na, DIVIMART. Dito na tayo. Pasok na tayo sa loob. DIVIMART, kasi sabi ko sa inyo, di ba gusto ko mag-canvas dito. So, puntahan na natin yung mga items na pwede nating makuha. Tapos after, yung dalawang kasama. Anyway, yun lang. Tara. Super excited talaga akong pumunta sa DIVIMART. And ito, DIVIMART Pasig along Ortigas Avenue yung pinuntahan nating branch. And kung ako ang tatanungin nyo, in terms of location, sobrang niyang lapit sa amin, no? And sa labas pa lang, makikita mo na tong bulto ng, nalaman ko per kilo siya, ha? Itong mga, I think these are overruns from restaurants na nagsara. Kaya ganyang kadami, and ikaw yung mamimili. Sa totoo lang, ang dami kong gusto dyan. Gusto kong paghalukayin yan, pero sobrang init eh. Kaya hindi ko kaya. Two-story to, yung DIVIMART dito sa amin. Ito, gustong-gusto kong iuwi. Ano, sobrang ganda. Ano ba yan? Sobrang lokan-loka ako, but I have to mute my audio because napakalakas ng patugtog nila dyan at makaka-copyright ako. Every time na dumadaan ako dito, panghalina nila siguro yung malakas na tugtog. But I'm gonna get this. Hindi siya perfect, oh. Hindi siya perfect mint condition because these are pre-love, eh. Pasok na tayo sa loob para makita nyo anong itsura niya. Sa loob, medyo maliit siya kung titignan nyo. And para siyang tinurn into a convenience store. Ganun yung iniisip ko. Parang combination siya. Ganun. Kuha lang tayo ng ating cart. Wala silang regular push cart, pero to trolley natin. Okay na yan. Ang ganda nung ano, tumbler, oh, pero meron na kasi ako niyan, eh. As you can see, meron siyang parang mini convenience store, ganun, sa loob. Pero hindi po siya grocery, ha? Because the stuff that you'll get, yung mga goods nila, hindi po yung katulad ng nasa regular supermarket. Konti lang din yung selection, yung mga importante lang. Kasi nga, when I entered DIVIMART, yun nga yung na-realize ko, pang community mall po talaga siya. Eh, small community lang din kami dito sa Pasig, kaya feel ko may ganun. So, ayan, makikita nyo, kalahati siya. Meron siyang mga for grocery. Tapos ito, yan na talaga yung mga makikita mong anek-anek. So, parang Ace Hardware, may mga extension cords, may mga tornilyo, flashlight, pamatay ng lamok. There's a lot of things that you can score. Pero for me kasi, parang hindi siya striking. Hindi yung tipong manginginig ako na, ah, gusto ko to, gusto ko yan. Pero ito yung mga items na pwede mong pagpilian. Mga anik-anik na maybe you want for your house or you need one. So, eto, mga part to ng parang pa-convenience or bumili nga ako ng abone. Kasi sabi ko, wait, meron ba nito? Ang concern ng mother ko na napaka, ano, intermitida in today's video, tatanong niya ako lagi, nakirinig ng mga ano sales lady, totoo ba to? Parang, kasi parang gusto yung ata niya uminom ng tubig ba yon, or parang bumili ng cuticle. Sabi niya, gusto ko to, totoo ba to? Parang feeling niya hindi totoo yung mga pinagbebenta. Sorry, hindi ko alam kung tama yung term. Ito naman yung mga selection nila ng plato, mostly plastic, pero ang dami pong babasagin. Doon naman ako natuwa kasi may mga babasagin sila dyan. Pero wala akong nagustuhan even dito sa mugs. Very common siya. I like the black, ha? Ang ganda ng mga black. Pero ba't naman kasi mayroong design? Maganda yung plain lang sana. Pero may nakita ako dyan, ano, lalagyanan ng ano ko sa table ko for my room. May nakita ako dyan parang vanity set na ang ganda niya talaga. I think I'll be getting that. Etong mga pants, but before I had my house, binilan na kasi ako ng nanay ko ng mga Teflon, mga Pyrex. Binilan niya na ako ng ganon. So, yung mga bibilin ko, yung mga maliliit na lang na bagay to flavor up the house, to style it up a little bit, even though there are areas there. Parang gusto ko lang may touch ng being me, char. Gets niyo na yon? Yung parang, there's a part of me that is ingrained in the house because I was the one who purchased the items. So, hindi ko rin masyadong gusto yung mga simple selection. Ito yung tipong, what if you want to rent a house or you want to rent an apartment, dun ka titira. Parang yung DIVIMART yung pupuntahan mo kasi andun yung mga pwede mong bilhin na mabilis. Pero, hindi siya yung tipong pangmatagalan. I'm not saying naman na
hindi magaganda yung quality, ha? Parang, gets ba? If magre-rent ka, you just need it for an ample time. Kasi you need something accessible, something to reach out to right away. Dito ka pupunta. Parang kasing ganun yung pagkaka-feel ko sa kanya. Pero ang mga nagustuhan ko dito, yung sandok, apakaganda. Tsaka yung sa appliances, apakaganda. Yung mga plato, gustong-gusto ko. Kasi siguro yun yung hinahanap ko. But to those people in small communities, provinces, okay po ang ano, okay naman po ang DIVIMART. Hindi lang ako nagkaroon ng parang wow factor sa kanya. Tapos kakaiba din yung mga ano nila, yan o. Di ba yung mga nabibili, usually hindi naman ganyan kaganda. Ito, I like the mirrors nila na binibenta dito. Pero I don't like a lot of mirrors in my house. Takot ako sa ano, takot ako sa own reflection ko. Totoo yan, ha. I don't like mirrors that much. Ayan o, nakikita niyo yung mga plato. May mga design sila. So, nang hinayang ako na may mga designs yung plato nila. Hindi ko alam kung naulit ba to. But now, I'm doing the recordings. I like those with gold na touch. Gusto ko yung bilhin. Pero kasi ayoko ng plastic. Ayoko kumakain sa plato na plastic. I want it, ano, either marble. Mas preferred ko yon. O kaya, yung babasagin talaga. Eto, may mga gusto dito yung mother ko. I like the chopping board, ha. May chopping board ako dyang ipapakita. Gusto ko yung chopping board nila. I've listed down some of the stuff that I need for the house. But hindi pa kasi ako nakakapunta sa legit na divisoria pa eh. Pero sabi nga ng mother ko, na ano na lang, punta na lang tayo kapag tapos na yung bahay mo. Ngayon kasi, gusto ko ma-open up yung sarili ko dun sa mga places. Basically, I'm doing a canvas. Canvas sa DIVIMART, canvas sa Abinson. Lahat gusto ko mag-canvas because ay kailangan ko masampal ng katotohanan in terms of the price range. Kasi over budget na nga ako sa construction, sa renovation itself. Tapos over budget pa ako sa mga kagamitan. Shucks, diba? Mamumulubi tayo. So ako, naghahanda talaga ako sa pagka-canvas. Sabi ko lagi sa tatay ko, and I know naman my father. Sabi ko sa kanya, huwag niyo na akong tanungin sa construction kasi sobrang ng gulo ng utak ko. Parang ang gusto ko nalang mangyari, sige matapos siya based sa napag-usapan natin. Pero eto na yung gusto ko ngayong pag-isipan lagi everyday, ano yung ilalagay ko sa loob. I am not sure why there are clips na nauulit, para kasing iniikutan ko siya. And I'm not sure kung nalibot ko na siya. So, ayan yung mga items. Eto, mga regular lang. Diba, kung mapapansin niyo talaga, yung mga items nila, ito yung kung gusto mong lumipat ng apartment, dito ka pupunta. I remember, when I was still working in Makati, sobra pong hirap mag-travel sa Makati, kaya mas pipiliin mo na lang talagang mangupahan kasi yung papasahe mo plus yung pagod mo, stress mo, ibabayad mo na lang sa renta. Naalala ko yung gantong moment ko eh. Napaglilipat ako ng condo kasi naka-condo sharing ako. Pupunta ako sa mga community malls na ganito, kaya sa palengke, talipapa. Tapos doon ako mamimili. Ganun yung feeling ng DIVIMART sa akin. Maybe I was expecting a lot talaga. Tapos may mga part din dito. Ayan, for your kids, mga pang-color, mga papel, ganyan. Talaga siyang ano siya, yun nga, community mall, community mart ang tingin ko sa kanya. Community mini mart, yun yung pang ano ko sa kanya, label ko sa kanya. Overall, mababait naman din yung mga staff. Sa totoo lang, pagpasok ko, nag-video na ako, diba? Kasi excited na nga ako. Napapansin ko, feel ko na weirdohan sila na binivideohan nila ako. And di naman ako vocal na nagvavlog ako because, gosh, ang late-late lang naman po ng following ko dito. Tsaka I'm just doing this for fun, no? May manood or wala, I'm gonna upload because that's a part of me that I want to romanticize. Just, diba? Gusto ko lang i-romanticize yung buhay ko, yung mga ginagawa ko everyday kasi nang hinahing ako na hindi ko na dokumento. Alam nyo, gustong-gusto ko silang bilhin yung mga tsinelas. Pero kasi I'm not a fan of slippers na hindi multi-purpose. So, di pa ako bimibili ng mga ganyang tsinelas. Mas gusto ko pa yung mga tsinelas na hiramin ko na lang sa nanay ko, ganyan. I want it multi-purpose eh. Eto, wala rin ako masyadong nagustuhan dito sa mga faucets, ganyan. Because it's very generic. The items that you'll see here, very generic. Balikan ko lang, no? Parang sinita po ako dyan ng ano, guard, sabi niya sa akin. Tapos medyo nahiya pa siyang i-approach. So, nag-park ako, wala naman sa aming nag-assist na guard, which is kind of weird because most of the time, pag kanyari, mag-park ka,
parang tiyatanong kung meron ka bang bibili sa loob, etc. Wala man sa amin nag-approach, pero may mga tao sa labas. Tapos I was already filming. Sabi sa akin nung pagpasok ko na, no, medyo nasa kalagitnaan ako ng pag-vlog. Sabi niya sa akin, "Ma, may concern po ba kayo? May reklamo po kayo? Ba't kayo nagvi-video?" Eh, nahihiyaan naman ako sabihin na, ano po, nagka-canvas po ako na ipopost ko po ito sa YouTube channel ko. Parang nahihiyaan naman ako. So parang sabi ko na lang, ano po kasi yung kapatid ko po nasa ibang bansa, nasa abroad. Pinapakita ko po sa kanya yung mga items dito kasi nagpapatulong po ako kasi nagpapagawa ako ng bahay. Parang ganun yung sabi ko. Well, 50% true kasi kaya naman talaga ako nandito kasi nagpapagawa ako ng bahay at marami akong mga items na gustong bilhin. So 50-50 na nagsinungaling ako, white lies, tapos kalahati naman totoo kasi talaga namang gusto ko talaga siyang videoan para alam ko yung mga gusto kong bilhin, di ba? And that's how I do things. I want to see it and gusto kong binabalikan yung mga videos na yun. Even before this platform, this YouTube channel, talagang every time na aalis ako, pinipicturean ko talaga yung mga nagugustuhan ko. Kahit na wala pa akong bahay noon, basta may pumukaw sa mata ko, weather pump, sa bahay, gamit, anything. Pinipicturean ko talaga siya. So, eto, bumili ako dyan ng abon eh. Kasi nga, parang tagal ko nang expired na. Pa-expire na yung meron ako dito. Tapos, tinapon ko na siya kanina. Ang swerte nga kasi sakto, meron na agad. Eto parang feeling ko, yung vibes niya sa akin, parang yung mga nabibili sa Divisoria talaga ng mga makeup ganyan. Eh, hindi naman ako fan ng ganyan eh. Hindi naman ako fan ng mga ganyan. Pero bumili ako ng masking tape tsaka ball pen dito kasi kailangan ko na nun. Very minimal lang yung mga nabili namin dito, like alcohol. Yung nanay ko gusto pa niyang mag-grocery. Aywan ko, every time na may mga makikita siya dyan na feeling ko mabubudol niya sa akin, gagawin niya. So sabi ko, "Ma, andito tayo para mag-vlog, hindi para mag-grocery ka. Wala sa plano, wala sa budget." Ang gaganda niya na, wallpaper po yan. So, 45 wallpaper. May nakita pa kami doon ng nanay ko, parang yung dinidikit na marble na sa linoleum siya, pero how do I say it? Yung sticky sa lapag na pwede mong idikit-dikit. Mamaya, pakita ko. So, ayan na, nakikita niyo. It's very common, pero if you visit kasi Divisoria, ganyan yung mga makikita mo, but super generic. Wala kang masastrike na tipong gustong-gusto mo. And ako kasi, if I want something, hindi ko na minsan pinag-iisipan, basta swak sa ano ko, sa panlasa ko. Binibili ko na yun, tapos mura. Ay, perfect, perfect combination. Yan yung mga gusto ko. Yung mga 50 below, 100 below. Dami kong mga ganyan na suscore eh. So, ito, yung mga other items nila. Nag-voice over na lang talaga ako, no? Kasi wala, mahirap. Ito yung mga masking tape. Tapos alam nyo, ang mumura ng shades nila. Yung shades nila, 39 pesos. Magaganda yung shades nila. Kaya lang binabash ako ng nanay ko eh. Kasi ito na yung moment na sinabi ko, ibalik mo na yung mga pinagkukuha mong grocery. Hindi natin bibilin yan. Show siya, nagsukat-sukat. Ang gaganda po, 39 pesos lang yung ano dyan. Yung price nila dyan. So ito pa yung other school supplies. Since we're also here. Pero kasama talaga po to sa agenda ko, no? Every time I go out, nililista ko kasi lahat ng kailangan kong bilhin eh. Tapos binabawasan ko yung mga dapat kong bilhin. Cause sometimes I add to cart sa Shopee yung mga kailangan. Pero pag I have the opportunity to go outside and buy it ng physical, mas gusto ko ng ganun. So ito, swerte na lang kasi nabili ko nga yung mga gusto kong bilhin na nilista ko at na-add to cart ko sa Shopee. Ngayon tatanggalin ko na sila kasi nabili ko na. So overall, hindi ko naman sa inaano ha, I'm not trying to be negative when you visit. Marami ka rin mabibili dito, marami kang mabibili sa DIVIMART. Hindi ko lang alam if the price range talaga bang affordable kasi wala pa po ako mapag-compare. So pag pumunta ako ng Divisoria at pumunta ako dun sa ibang mga tiyangge, ipag-compare ko yung mga price nila kung sino yung mas mahal. Ito pa lang kasing napuntahan ko. Mapunta pa rin ako sa Daiso kasi nga sabi ng nanay ko, check din namin yung Daiso. Pero ang dami talaga ditong mga items na maliliit. Pero kasi diba ang sarap din. Ayan o, yung chopping board na yun sa taas. Gustong-gusto ko yan. Pero kasi diba, meron ako nun na post about sa surplus na gusto kong bilhin na chopping board. So I guess, baka sa surplus na lang kasi meron pa yung lalagyanan ng mga sliced na
na mga for vegetables, ganyan. Pero in terms of price, for now, I would say mura. Mura siya, pero hindi lang natin alam kung mura ba talaga kasi we haven't visited any other marts. Ayan, ang ganda. Ito, isa to sa pinakagusto ko. Yung sandok nila na yan, ang ganda. And it's not even wood. Hindi ko alam kung wood type sa color lang. Pero aesthetic siya. Tapos, akit naman tayo sa taas for the appliances. Ipapakita ko sa inyo yung mga nagustuhan ko doon. Pero yung air fryer talaga yung gusto ko doon. Tapos, yung initan ng coffee. Ano siya? Parang induction type siya. Basta, gusto ko yun. Papakita ko yun sa inyo. Ayan, I'll just walk you through with the other items dito sa first floor. Pero, etong mga lalagyanan ng oil, yan. Yun yung mga kasing normal eh. Ito ang aesthetic, ang cute-cute talaga. I might get this. This one's 2.5. Set na po yan ah. Set siya and I am planning on getting the whole set. Kaso kasi, inaano ko ng mother ko. Hindi niya ako gustong bumili nito. Kasi nga, may binili na siya na isang set for me. Kaso kasi, yung nanay ko, may tendency siya na ibibigay niya sa akin, tapos gagamitin niya muna. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko pong ayan, ito pa pala. Yan, gustong-gusto ko yan. Super nice. As lalagay ko dyan yung mga fruits ko. And glass po yan, hindi siya ano. Itong sa baba na yan, puro glass. Babasagin na po sila. Ito, sayang talaga yung mga black ano nila. Yung mga black plates nila. Nahihinayang ako. So, ito talaga yung mga pupuntahan mo talaga pag maglilipat ko talaga ng apartment. Ganun talaga yung vibes na to sa akin. Yung mabilisan lang. Ah, kailangan ko to. Ah, kailangan ko niya. Sige, kunin ko na to. Ganyan. And then, it's not ano expensive. Kasi nga, kung magmaninirahan ka lang naman, pangtawid mo lang nakagamit. Kasi ako nun, nangungupahan ako nun, ganun yun nasa isip ko lagi eh. Pwede na to. Parang may magamit lang. Ganun. Ganun yung feeling ko dito. But I'm not saying it's cheap ha. Or yun nga, medyo mabilis. Mas hindi naman, kasi marami rin kaming items galing Divisoria. No, naku na, hanggang ngayon, gamit pa namin. Hindi naman yan sa ano, sa kung saan mo nabili. Sa pag-aalaga mo rin yan eh. Tsaka kung maganda ka mag-ayos sa bahay, madadala yan. So, yun yung mga nakita ko dito. And then, yan, paakit na tayo sa second floor. Baka di na ako mag-voice over dyan. Kasi papakita ko na lang siya sa inyo. Okay.
may nakita akong magandang lalagyanan ng ano, ng decor sa dining. Binili ko na, tas per ano pala dito, per kilo. So yun yung mga nabili namin. Pero isa lang yung nabili ko. Mamaya i-share ko yung thoughts ko dito sa DIVIMART. Pero ayan, tapos na tayo. Yun. May second floor siya, ha? Akala ko isang floor lang siya. Pero malaki siya. Pero yung selection nila, hindi ko masabi kung happy ako sa selection nila. I'd say, sakto lang. Parang for community, ano siya? For community, small community in the province, and siguro kaya siya ganyan. Pero ako, doon sa selection nila, sobrang nakuntian ako. Kasettled na tayo, and pababa na kami ng ano, ng kotse. Ito na yung verdict ko sa DIVIMART. Nakita niyo naman that the selection is very few. Tapos, parang extension siya of a community mall. Ganun ko siya nakikita. Kasi ganun yung mga community malls na nakikita ko whenever I visit the province. Lalo na kapag nag-branch visit ako dun sa work ko. Konti yung selection, pero may nakuha akong maganda. And it's just 66 pesos. Nakita niyo naman yung marble looking na ano. Pero it's not in its perfect condition na. I feel those are the pre-loved utensils, plates, ganyan, ng mga restos. Ganun yung tingin ko. So, overall, happy naman ako dun sa nakita ko. There are items there that I would plan to buy. In terms of price range, I don't know if it's cheap or same lang dun sa mga ibang makita nyo. But definitely, in terms of selection, huwag kayong masyadong mag-expect ng sobra-sobra sa DIVIMART. Ay, by the way, I visited DIVIMART dito sa May Pasig. Tapos, two floor siya. Nung una, pagpasok ko, sabi ko, hala, ito na ba yun? Tapos, meron pa palang second floor. Tapos, yung sa appliances, dun ako nag-enjoy. I swear, I feel like I'll buy a few of my appliances there because I feel like it's cheaper. Like, meron doon mga aesthetic na air fryer, ganyan, induction. I'm not sure if it's gonna last long, pero let's give it a shot. If ever, kasi 2K, ganyan. Gusto ko lang itry. And hindi naman siya major appliances dun sa bahay na ilalagay ko. But I just want to fill in a few items there na affordable. Yung ganun, kasi I don't intend to stay there for a long time. So, hindi mabubugbog yung item. So, ayan o, yung ano natin, yung nabili ko na marble. Tapos, napagod ako, medyo mainit sa loob, but overall naman, okay naman. Hindi siya yung tipong-tipong, wow, ganyan. But the selection there, especially if nasa small communities kayo, feel ko ma-appreciate nyo. And ito kasing community namin, maliit lang din. Kaya siguro, may DIVIMART na malapit. Tapos, appliance, I guess, you should check that out. Tsaka yung mga utensils, plates, and all. Yun, thank you for watching. Bye!